Hello guys, itong video na to, tuturo ko sa inyo kung paano palakasin yung ikot ng electric fan nyo, saka kung ano yung mga dahilan kung bakit mahina. Unang-una, check muna natin kung gaano to kalakas. Number one, ito, harap natin dito. Number one to, yan. Number one, kung mapapansin nyo, medyo mabagal yung pag-ikot niya, di ba, kanina. Number two. Number three. Pero itong mga gantong ikot, okay pa naman to. Pero, mahina na rin to eh. Patayin natin. Tapos, hugutin yung saksakan. Kung mapapansin nyo, free will siya, di ba? Free will, oh. Ang ganda ng ikot niya. Yan. Una-una nyong tingnan yung capacitor. Ito yung capacitor niya. Ito. Try natin to. Palitan. Meron yan dito at tornilyo sa baba. Alisin nyo lang. Ito yung kadalasan, madalas na dahil lang kung bakit mahina yung electric fan. Kasi sa katagalan, humihina to eh. Yung capacitor niya. Ito. Try natin alisin. Ayan. Itong capacitor niya, 1.2. Check natin kung 1.2 pa rin yung value niya. Ayan. Tapos bago i-test, discharge. Tapos ito yung tester natin. Test natin kung yung value niya 1.2 pa rin. Tapos lagay natin dito sa may. Yan. Tapos ito, kabilaan lang. Wala naman itong ano eh. Wala naman itong polarity, kaya kahit saan nyo ilagay yung ano, test probe. Ayan. Kung makikita nyo, nasa 441 nanofarad lang. 441 lang, di ba? Ayun o, ang laki lang nawala, ang laki lang nawala sa kanya. 446. Eh, dapat, nasa 1.2 siya. Tapos, meron ako dito, capacitor. Ang value na ito, 1.4. Itatestin lang natin kung lalakas. Pero dapat, 1.2 lang din ipapalit natin. Ito, 1.4 lang yung meron ako dito. Kasi nasa baba pa yung mga capacitor ko eh. Kaya, pero itatest na lang muna natin to. Tsaka natin palitan ng same value ng 1.2 rin. Ayan. Testing natin kung lalakas. Balitan nyo lang ulit itong pinagputulan nyo ng pinagtanggalan nyo ng capacitor. Tapos, kahit saan nyo naman to ikabit, wala naman polarity ito. Sa kabila naman.
Tapos lagyan natin ng temporary na electrical tape. Kasi testing lang naman natin 'te. Kung sa capacitor lang ba talaga problema niya. Guys. Ito guys. Check na natin kung lalakas ba. Number 1, lumakas, diba? Lumakas. So ibig sabihin capacitor lang yung problema niya. Ayun. Super lakas niya. Ayun natin. Ayan guys. Kung nagpalit na kayo, tapos hindi pa rin lumakas, ibig sabihin may problema na yun dito sa bushing. Pangalawa niyong titingnan yung bushing. Yun dito. Kung may alog na ba? Kapag may alog na kasi yung bushing, talagang di siya lalakas yung ikot niya. Ito, di ba may LC kayo? Tanggalin nyo. Tapos, ito yung pinaka-shafting niya. Testin nyo hilahin. Tapos, alog nyo siya taas-baba. Pag may naramdaman kayong alog, ibig sabihin, yun yung problema. Pag ganito, unahan. Tapos, ilulubog nyo, alugin nyo ulit. Pag may na ramdaman naman kayong alog, ayun, bushing yung papalitan nyo nun. Pero kung wala kayong naramdaman na alog dito sa bushing niya, ang pinaka-suspect na yun ay yung pinaka-motor nyo. Pinaka-motor na ng electric fan nyo. Ito. Ito na yung papalitan nyo yung motor. Yun yung nagka-problema. Yun lang naman yung possible na problema kapag may na electric fan eh. Una-una, yung capacitor. Itong capacitor. Pangalawa, yung bushing. Dahil may alog na. Pangatlo, pag napalitan nyo na, tas ganun pa rin, ang pinaka problema na yon is yung motor. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At salamat sa oras ng panunod. Maraming salamat guys. Sana i-subscribe nyo naman yung channel ko guys para dumami naman yung subscribers natin. Sige guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat.